Baktang dyan agaw sa Sukidjon Amin. Neng Bagnal daw, Cordillera. Ako po si Police Corporal Giovanni Berang. At ako naman po si Patrol Woman Jorilyn Takbas. At ito ang Rockford News Brief. Para sa mga balita, high value individual huli sa ikinasang bypass operation. Sa Kalinga, dalawang magnanakaw arestado. Wanted sa kasong acts of lasciviousness, nasa kote. At para sa huling balita, dalawa pang drug personalities kimbog sa bigget. High value individual huli sa ikinasang bypass operation. Nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, ang isang high-value individual matapos magbenta ng illegal na droga sa isang operatiba na nagpanggap bilang pusher buyer sa ikinasang bypass operation sa Silan, La Trinidad, Benguet noong Lunes, 11 na Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng La Trinidad MPS, kanilang isinagawa ang bypass operation kasama ang mga operatiba mula sa RID Procor at PIDEA car na nagresulta sa pag-aresto ng sospek na kinilalang si Kinar Sukilup Dapdapog, 29 anyos at tubong Ampusungan, Bacon, Benguet. Inaresto si Dapdapog matapos niyang ibenta ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Ang naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa La Trinidad MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa Kalinga, dalawang magnanakaw arestado. Nahuli ang dalawang kalalakihan matapos pagnakawan ng isang hardware store sa Purok Liwliwa, Laya East, Tambuk City, Kalinga noong 10 Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspek na sina John Michael Vestande Quiambao, 25 anyos at Marian Flores Arce, 19 anyos at pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat ng Tabuk CPS, agad silang rumisponde matapos makatanggap ng tawag patungkol sa nasabing insidente. Sa kanilang inisyal na investigasyon, naglalaro umano ang may-ari ng hardware at ang kanyang anak na babae sa kanilang lobby nang biglang dumating ang isa pa niyang anak at sinabing may nakita siyang dalawang lalaking lumabas mula sa kanilang hardware store at may hawak na baril. Nang malamang nakita sila ng may-ari ng tindahan, agad na tumakbo ang mga suspek at nagpaputok ng baril. Ngunit nang mawala ng bala, agad silang kinuyog ng mga residente. Na-recover mula sa dalawa ang isang sling bag na naglalaman ng mga ninakaw na cheque, isang laptop at isang desktop, habang ang basyo ng bala ay na-recover naman sa National Highway. Ang mga suspek ay dinala sa Tabuk City Police Station para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Wanted sa kasong acts of lasciviousness, nasa kote. Arestado ang isang lalaking wanted sa Baguio City sa kasong acts of lasciviousness noong 10 Oktubre taong kasalukuyan. Ang akusado ay kinilala bilang si Israel Adaway Gumabay, 33 anyos at residente ng Quezon Hill, Baguio City. Kasama ang mga tauhan ng Baguio City Police Office, isinilbi ng Tuba Municipal Police Station ang warrant of arrest kay Gumabay na nilagdaan at ibinaba ni Judge Mia Joy Cawed, presiding judge ng RTC Branch 4, Baguio City. Sa inisyal na investigasyon, isinagawa umano ng akusado ang krimen noong nakaraang buwan na ang biktima ay isang menor de edad na anak ng kanyang kinakasama. Kaagad din siyang dinala sa Tuba Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon. Dalawa pang drug personalities timbok sa Benguet. Nahulog na sa kamay ng batas ang dalawang drug personalities matapos ang isinigawang bypass operation sa Don Miguel, Pico, La Trinidad, Benguet noong Huwebes ng hapon, 14 Oktubre taong kasalukuyan. Ang mga suspek ay kinilala bilang sina Arvin Romero Roque, 32 anyos, most wanted drug personality at Manolo Cuenco Ignacio Jr., 42 anyos, isang high-value individual at pawang mga residente ng La Trinidad. Ayon sa ulat ng Benguet PPO, naaresto ang suspek matapos magbenta ng pinaghihinalaang shabu sa isang operatiba na nagpanggap bilang pusher buyer.
Nakumpiska sa suspek ang dalawang pakete ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng higit 11,000 pesos, marked money at ang cellphone na ginamit sa transaksyon. Ang mga suspek ay nasa pangangalaga ng La Trinidad MPS para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Sila ay nahaharap sa paglabag sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan po ang mga balitang hatid sa inyo ng Regional Public Information Office Cordillera. Ako po si Patrolwoman Jorilyn Takbas ng Baguio City Police Office. At ako naman po si Police Corporal Giovanni Berang mula naman sa Regional Mobile Force Battalion 15. At ito po ang Procor News Brief. At para po sa iba pang balita at updates mula sa inyong Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming official social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Magandang umaga! At maraming salamat po!